Naiproklama na kagabi ang nanalong party list kasunod ng proklamasyon ng 12 nanalong senador. Nagpapasalamat naman ang mga leader na bawat party list dahil sa suportang ibinigay sa kanila ng mamayang Pilipino. Si Erlo Bringa sa detalye. Naiproklama na kagabi ng Commission on Elections bilang National Board of Canvassers sa mga nanalong party list group sa katatapos lang na 2019 midterm elections. Nasa 51 party list groups ang nabigyan ng pwesto sa mababang kapulungan ng Kongreso. 61 representante naman sa bilang ng party list ang makakapasok sa 18 Congress. Nanguna sa party list race ang Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o ACCIS at Bayan Muna na nakakuha ng tig 3 pwesto. Tig 2 pwesto naman ang nakuha ng mga sumusunod na party list groups. Ako Bicol, Sebac, ang Provinciano, Juan Pacman, Marino, Provinciano ako at Senior Citizens. Habang tig 1 pwesto naman ang nakuha ng mga sumusunod na party list groups. Magsasaka, Ipek, Gabriela, Anwaray, Co-op Natco, Act Teachers, Pilreca, Ako Bisaya, Tingog Sinirangan, Abono, Buhay, Duterte Youth, Kalinga, PBA, Alona, Recoboda, BHO Bagong Henerasyon, Bahay, CWS, Abang Lingkod, A-Teacher, BHW, Sagip, TUCP, Magdalo, GP, Manila Teachers, RAM, Anak Kalusugan, Ako Padayon, Aambis Owa, Kusog Tausug, Dumper PTDA, TGP, Patrol, Amin, AGAP, LPGMA, OFW Family, Kabayan, Biwa at Kabataan. Batay sa nakasaad sa batas, kada grupo na makakakuha ng 2% ng kabuang party list votes ay mabibigyan ng 1 pwesto para sa kanilang first nominee. Ganap na alas 7 ng gabi ng sinimula ng programa ng proclamation rights sa mga nanalong kongresista. Nagpapasalamat naman ang leader ng kada party list dahil sa suporta na binigay sa kanila ng mamamayang Pilipino. Iniyak naman ang mga ito na kanilang tututukan ng kada issue na kinakailangan na masolusyonan na kung saan apektado ang mamamayang Pilipino. Okay, siyempre, puro pagpapasalamat na lang yun sapagkat kahit na naging mabigat ang laban, ito ang hindi pangkaraniwang eleksyon sapagkat kung hindi ako nagkakamali, 17 sa mga nakaupong party list. Eh, urban poor yung aming sektor eh. So lahat ng makakatulong, doon kami tututok. So, meron na tayong mga existing na batas, siguro panahon na para lagyan natin ng pangil yung batas. Hanapin natin kung ano yung mga pwede natin mas tapangan yung batas para yung mga taong mag-iisip na lumabag dito, eh mag-iisip nila malaki ang kabayaran. Ay, maraming salamat sa lahat ng sumuporto sa One Pacman, especially sa mga sports personalities tsaka mahilig sa sports. Makakaasa po kayo sa One Pacman, Congressman Mikey Romero. Para sa Eagle News, Orlo Bringas, I am 1P25.